Araw mga kapusina, nagbabalik ang Joyce Kitchen Vlog. At ngayon ay ibabahagi namin sa inyo kung paano gumawa ng masarap at malambot na cheese bread. At siguradong magugustuhan niyo ito dahil napakadali at napakasimple lang ng ating mga gagamiting sangkap. Tara na, samahan niyo kami. Mga kusina, andito nga ang ating mga gagamiting sangkap para sa ating dough. Meron tayong 6 and 1/4 cups of all-purpose flour, 1 and 1/2 cup of sugar, 1 and 1/2 cup of warm water, 3 pieces of egg, 1 and 1/2 cup of cooking oil, 2 teaspoons of salt, 2 and 1/2 teaspoon of dry yeast. Ayan ang ating mga gamitin para sa ating dough. At nandito na nga ang ating gagamitin para naman sa ating toppings. Meron tayong 1 1/2 cup of flour, 1 cup of sugar, 1/2 cup of room temperature butter, 1/2 cup of grated cheese, 1/4 cup of powdered milk. At meron din tayo dito yellow food color. Kaso optional lang to kung gusto nyong gumamit. Ito na nga ang ating gagamitin para sa ating toppings. At meron din ako dito evaporated milk. Dito ko ididip yung ating dough bago natin pagulungin sa ating toppings. Pero pwede din kayong gumamit ng tubig kung hindi available sa inyo ang evaporated milk. Ayun na nga, kumpleto na ang ating mga gamitin. Simulan na natin ang paggawa ng ating masarap na cheese bread. Unahin na nga natin ang pag-activate ng ating yeast. Maglagay lang tayo ng 1 tablespoon of sugar. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw. At isunod na natin ang ating yeast. At iseset aside muna natin ito for 10 minutes. At ihanda na rin natin ang ating dry ingredients. Pag-halo-haloin na nga natin ang ating mga dry ingredients. Unahin natin ang flour, sugar, at ang salt. At haluin lang natin itong maigi. Ayan, continuous nyo lang. At maglagay na rin tayo ng hole sa gitna. At dito natin ilalagay ang ating mga wet ingredients. Ayan, nag-activate na nga ang ating yeast. Ihahalo na natin ngayon ang ating mga wet ingredients sa ating dry ingredients. Unahin na natin ang ating yeast. Sunod natin ang ating oil. At ang egg. At haluin lang natin ito. Umpisahan na nga nating masahin ang ating dough gamit itong ating hand mixer at mamasahin natin ito ng 10 minutes. Guys, gumaganda na nga yung ating dough. Ipagpatuloy lang natin ito hanggang sa maging elastic yung ating dough. And guys, okay na nga yung ating dough.
Ngayon naman, itatanggalin natin ito at gagawin natin bilog. Bilogin lang natin siya. Ngayon, kitinis lang atin ito. At maglalagay tayo ng konting mantika. At pagugulungin lang natin ating ito dito. Ayan. At ngayon naman, itatakluan na natin siya ng clean peel. At ireres lang natin siya sa room temperature ng 45 to 1 hour para mag-double yung size niya. Iwanan lang siya natin dito. At ngayon naman, igagawin na natin ang ating toppings. Unahin lang natin ang ating harina, asukal, powder milk. At haluin lang muna natin ito. Susunod na natin ang ating cheese. Ayan, haluin lang ulit natin. At isunod na rin natin ang ating butter. At haluin lang ulit natin ito. At magpatak na rin tayo ng ating food color. Depende sa inyo kung gaano karami lalagay nyo. Sa akin, mga dalawang patak lang ito. At haluin na ulit natin. Ayan, okay na nga yung ating toppings. Kung nakikita nyo, crumbly yung ating toppings. So, set aside muna ulit natin to habang inaantay natin ang ating dough. Ayan, okay na nga yung ating dough. Nag-double na siya. Ipapunch lang natin to para mawala yung hangin. Ayan. At ililipat na natin to sa ating mat. Masahin lang ulit natin siya ng konti para mawala yung hangin. At iro-roll lang muna natin siya. Natin sa tatlo. At ngayon naman, kaya hatiin na natin ito sa gusto nyong laki. Lalaki-lakihan ko na kasi pangkain lang naman ito sa bahay. Ayan, tapos na nga natin siyang gayatin. Ngayon naman, ibibilugin natin siya. Continue siya lang siya hanggang sa matapos. Ayan guys, tapos na nga natin bilugin ang ating dough. Ngayon naman, ay didip namin ito sa ating milk.
Lagay lang natin siya lahat. Tapos, alin nyo lang siya. At ilagay na natin sa ating toppings. At haluin nyo na siya dito sa ating toppings na ginawa kanina. And guys, tapos na nga natin ikot ang ating dough. Tatakluban ulit muna natin siya ng clean film. At i-rest natin siya ng 30 to 45 minutes sa room temperature. At ipipreheat na rin natin ang ating oven na 150 degrees Celsius. And guys, nag-double na nga ang ating dough. At lulutuin lang natin ito ng 15 to 20 minutes sa 150 degrees Celsius. Ayan, luto na nga ang ating cheese bread. Ito na ang ating malambot at masarap na cheese bread. At dahil naka-quarantine tayo guys, marami tayong oras para makapag-practice sa pag-bake. At pwedeng-pwede natin itong pagkakitaan. Dahil naman nasa bahay tayo, kailangan natin ng extra income. At kung nagustuhan nyo ang aming recipe today, at kung bago kayo sa aming channel, huwag nyo kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang bell button para lagi kayo updated sa mga susunod pa naming video. Thank you for watching! Bye! Bye!